para siyang intercom. So, ito yung itsura niya. Ito yung imamount mo sa helmet mo. Ito yung sa dalawang cheek pad. Sa mga kabilang tenga mo to. And then, ito naman yung kanyang microphone. So, titignan natin dito kung mag-sync in or mag-connect ba siya sa Insta360 ONE X2. So, para na siyang wireless microphone, no? Kesa magkabit ka pa ng adapter, mic adapter, tapos microphone with wire. Ito, susubukan natin kung gagana itong Bluetooth intercom or Bluetooth headset sa Insta360 ONE X2. So, ang gagawin lang natin is i-on lang muna natin itong Bluetooth headset or pinaka-intercom natin. Ayan, naka-on na siya, no? Tapos, i-on natin is yung Insta360 ONE X2. So, ang gagawin lang natin is pupunta tayo ng settings. Ito, tingnan natin. So, medyo mahirap kasi. Pero alisin ko muna siya sa kanyang tripod para makita niya nang malapitan. Ito. So, pupunta lang kayo sa settings. Settings. Tapos, pindutin niyo yung parang logo ng AirPods. So, antayin lang natin ma-search itong B35 natin na Bluetooth headset para maging wireless siya. Sana mag-connect siya, no? Ayun, B35 lumabas. So, i-click mo lang yung B35 or yung Bluetooth headset mo. Ayan. Pairing niya yung dalawa. Ayun. Connected na. So, ito, guys. Yung pinangre-record ko ngayon is yung aking cellphone. So, tatry natin kung okay yung voice quality gamit itong ating Bluetooth headset / intercom, no? At ang Insta360 ONE X2. Subukan natin, ha? So, guys, mukhang hindi magandang balita. Although nag-connect naman ang Insta360 ONE X2 at ang ating V35 intercom Bluetooth headset, pero hindi siya nagkaroon ng boses. So, kailangan siguro nito na may ayusin pa sa settings, dahil sa iba na ko namang nakita mga videos is wala naman naging problema. Nag-connect naman siya as long as Bluetooth siya at ang Insta360 ONE X2 natin, ano. So, sa next video siguro bigyan ko na lang kayo ng ibang options para magkaroon pa rin kayo ng mic para sa inyong Insta360 ONE X2 bukod sa wireless mic. Pero possibility na pwedeng gamitin ang intercom Bluetooth headset mic para sa Insta360 ONE X2. So, i-update ko na lang kayo sa next video kung paano ang ginawa ko, kung paano magkakaroon ng voice yung ating Bluetooth headset intercom at saka Insta360 ONE X2. Hello guys, ito. Itatry naman natin yung ordinary mic. Yan, ito. Ang dulo nito is Type-C. So, ito is mas mura, no, compare sa mga ibang setup. Kasi ito, ang dulo nito is Type-C. So, ang ginawa ko, nirekta ko na lang siya dito mismo sa Insta360 ONE X2. So, instead na bumili ako ng adapter para makakonek ako as may external mic, tinry ko kung pwede yung ordinary mic na ganito. Tapos, ang dulo niya is yung Type-C. No? So, ito sinusubukan ko ngayon, nag-video ako gamit itong ordinary mic na may Type-C sa dulo. Then, pinag-connect ko lang sila ng Insta360 ONE X2. So, sana maganda yung quality. At soon, sana ito ang magamit natin as external mic. Yun nga lang, ang disadvantage nito is, diba, pagka sa Insta360 ONE X2 mic adapter, ang dulo niya is meron siyang port pa para sa external mic na 3.5 jack millimeter
na pwede mong ipasok sa mic adapter ng Insta360 ONE X2. At the same time, meron siyang Type-C sa ilalim para pwede mo siyang gamitin while naka-charge, no? Pero ito kasi ang ginawa ko, naka-direct na siya. So wala na akong ibang ginamit na mic adapter, kundi ito lang mic na to. Tapos ang dulo niya is Type-C. So dito natin malalaman kung possible ba siyang i-recta na nang wala ng adapter. So ito, ang disadvantage nga lang pala niya is hindi mo siya masasaksakan ng Type-C, no? Kasi gamit-gamit mo na siya dito sa ordinary mic na to. So hindi mo siya magagamit while charging kasi nga nakarekta ka na. So ang advantage naman nito is wala na masyadong nakasabit sa iyong camera, kundi irerekta mo lang siya, ipa-plug mo lang yung Type-C niya dun sa port ng Insta360 ONE X2. At tapos ito, ready to go na. Wala nang ibang nakasabit or nakakonekta dito sa ating camera. So, ang lifespan naman ng battery na Insta360 ONE X2 is so, napakahaba na niyan. 1 hour almost, kasi ako nagagamit yung battery ko is 1 hour and 40 minutes, 50 minutes, ganyan. Or, sorry, 30 minutes lang pala, 1 hour and 30 minutes, depende sa settings ng yung video settings or tawag dito, quality, no? So ito, tinatry ko lang siya. So sana habang tinitake ko tong video na to is nagre-record siya, then let's see, tignan natin kung anong magandang setup nito pang motovlog. So yun lang guys, maraming salamat. Hello guys, ayun nga, at na-testing na natin yung ating Insta360 ONE X2 at yung ating Bluetooth mic or Bluetooth headset na B35. Medyo hindi magandang balita, ano? Dahil although nag-connect naman siya, so nag-pair naman yung dalawa, nakita nyo naman kanina sa video. Ang problema, nung tinry ko nang magsalita dito sa mic nito, so nag-e-error siya. So nakalagay is please pair again. So medyo hindi magandang balita. So hindi ko alam kung may hindi lang ako na i-set up sa settings dito at saka dito, pero basically kasi ang normally naman na pagko-connect na nito is dapat wala siyang magiging problema, no? So yun nga, medyo nagkaroon tayo ng problema, hindi siya nag-connect ang ating Bluetooth headset at ang ating Insta360 ONE X2. Although nakita natin kanina yung nag-pair yung dalawa, na-search naman ang Insta360 ONE X2 yung B35 natin na Bluetooth mic. Ang kaso, nung tinesting ko na siya, nung nagsalita na ako gamit itong mic neto na nakasync in dito sa Insta360 ONE X2, is hindi na siya nagkaroon ng voice, no? So wala tayong narinig. Andiyan yung sample video, ipapakita ko. Then wala siyang ano, wala siyang audio. So sad to say, hindi siya nag hindi ganoon ka-okay para sa akin. Hindi ko alam yung ibang nag-review nito, na-connect naman nila ng okay. Pero sa tingin ko, sa settings lang siguro, no? So siguro aaralin ko muna. Pero kasi ang gusto ko lang naman malaman is kung magko-connect ba tong ordinary na B35 Bluetooth headset or Bluetooth mic dito sa ating Insta360 ONE X2. So nag-connect naman siya, yun ang okay doon, no? So ang next nating kinonect is itong ating ordinary mic, ito. Ito siya. So kinonect ko lang siya dito sa Type-C dito. Diba meron siyang charging port dyan na Type-C. Tapos itong mic na to, ang dulo nito is Type-C din. Ito siya. Ito. Ito siya. Ito ang mic. Ito yung pinakadulo niya. So i-connect ko lang siya dito sa Type-C, diretso na. Wala siya. Wala akong ginamit na mic adapter, no? So ayun. Mas gumana pa yung dinirect natin na Type-C papunta sa Insta360 ONE X2. Ayan. Itong dalawa nag-connect. Kaya lang ang disadvantage nga nito is
hindi mo siya malalagyan ng power outlet kasi wala kang mic adapter dito. Kasi yung mic adapter nito is meron siyang saksakan ng mic at saka saksakan ng Type-C kung saan mo siya i-connect para sa power outlet niya habang nagcha-charge. So, kung motovlogging kasi is syempre hindi naman natin pwedeng gamitin siya ng ang dami ng masyadong nakakabit na cable, may charging ka na, may mic ka pa. So medyo hassle kasi kung ilalagay mo siya sa helmet mo, no? So para sa akin siguro ang pinaka the best ko na lang magiging set is itong Insta360 ONE X2 at saka itong mic na to. Although hindi ko siya malalagyan ng saksakan dito or hindi ko siya ma-charge while video recording, pero okay lang kasi matagal naman ang battery nito, no? Sobrang tagal niya na niya. So wala namang manonood siguro na sobrang haba na almost 1 hour na yung video mo sa YouTube. So ito ang pinaka last option natin, no? So sana makatulong to sa inyo, guys. Ito lang siya, ordinary mic lang to na may Type-C sa dulo. Ito kasi nabili ko dito sa Japan. So tingin ko sa Lazada at saka sa Shopee meron naman yan. Basta hanapin nyo lang yung ordinary mic na may Type-C sa dulo, no? So yun lang, guys, sana nakatulong tong video na to sa inyo. And next upload na siguro kung anong mangyayari pagka kinonect ulit natin yung ating B35 Bluetooth headset mic semi-intercom sa ating Insta360 ONE X2. So sa ngayon siguro ang plano ko pag nag-motovlog na tayo is Insta360 ONE X2, tapos ito na lang yung mic niya. So ang kagandahan lang nun, wala ka na masyadong accessories, no, sa Insta360 ONE X2 mo tsaka sa helmet mo. So ito, madali naman ito itago sa loob ng helmet mo, isusok mo lang yan sa loob. So napaka reliable pala talaga nitong midwire, no, kesa sa may Bluetooth or wireless connection. So mas mare-recommend ko to, lalo na kung Insta360 ONE X2 ang gamit mo at hindi mo naman siguro pa abuti ng isang oras, ano, yung video. So okay na yung stock battery niya. Basta i-fully charge mo lang, then connect mo na yung Type-C nito dun sa pinaka-unit camera mo, then ready to go na, no? Sana nakatulong tong video na to, guys, is sa inyong future pag mo-motovlog, ano? So yun lang, guys, maraming salamat at next upload na lang siguro kung anong kahihinatnan ng ating B35 Bluetooth headset intercom sa ating Insta360 ONE X2. So sa ngayon, ang na-recommend ko lang sa inyo is Insta360 ONE X2 na may ordinary mic. Kahit walang adapter, pwede siyang gumana. Mati-trace pa rin niya, no, yung inyong boses. So maganda na yon for motovlogging. So yun lang, guys, maraming salamat at adios.